Magandang araw mga bata! Panibagong araw, panibagong aralin! Ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang pagbabawas o subtraction na may sagot na bilang isa hanggang bilang lima. Ang pagbabawas o subtraction ay kabaliktaran ng pagdaragdag o addition. Halimbawa ng addition ay ang 3 plus 2 equals 5. Pagbabawas o subtraction, ginagamit natin ang mga salitang babawasan, aalisin o tatanggalin. Ito ang simbolo ng subtraction o tinatawag na minus sign. Siya si Ate Yumi. Siya ay gumagawa ng yema. Tara, bilangin natin ang mga yemang nagawa ni Ate Yumi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na yema ang nagawa ni Ate Yumi. Ang bunsong kapatid ni Ate Yumi na si Yuri ay kinain ang dalawang yema. Ilang yema na lang kaya ang natira? Anim na yema, bawasan natin ng dalawa, ilan kaya ang natira? Magaling! Apat! Mga bata, balikan natin. Mga bata, ito ang tinatawag na subtraction number sentence. Ginagamit natin ang simbolong minus pag tayo ay nagbabawas, nagtatanggal o nag-aalis. Bago ang sagot, gumagamit tayo ng equal sign. Ang bilang 6 ay tinatawag na minuend. Ang minuend ay ang bilang na binabawasan. Ito ay makikita sa unahang bahagi o itaas na bahagi ng number sentence. Ang bilang dalawa naman ay tinatawag na subtrahend. Ang subtrahend ay ang pangalawang bilang na makikita sa subtraction number sentence. Ito ang bilang na ibabawas sa minuend. Ang bilang apat naman ay tinatawag na difference. Difference ang tawag sa sagot sa subtraction o pagbabawas. Ang subtraction number sentence ay maaaring nakahiga o kaya nakatayo. Subukan natin. Bumili si Yorme ng 7 yakult. Pagdating sa bahay, binigyan niya si Yuri ng 2 yakult. Ilang yakult na lang kaya ang natira kay Yorme? 7 yakult? Bawasan natin ng 2. Ilan kaya ang natira? Tama! 5 yakult ang natira. Gawin natin. 6 na yoyo, bawasan natin ng 3. Ilan kaya ang matitira? 1, 2, 3 equals 3. Hello mga bata! Kunin ang iyong module at buksan at sagutan sa ika-4 na pahina sa balikan natin at sa ika-6 na pahina sa isaisip natin. Pagkatapos masagutan ang module, kunin ang iyong math notebook at kopyahin ang nasa larawan. Lagyan ng X ang larawan ayon sa salitang pamilang.
Bilangin ang natira at isulat sa patlang ang tamang sagot. Mga bata, sa pagbabawas ng bilang, pwede niyong gamitin ang inyong mga daliri sa kamay. Tandaan lamang na ang malaking bilang ang ipapakitang mga daliri at bilangin sa daliri ang ibabawas at itago ito. Sunod mong gagawin, bilangin ang natirang daliri sa kamay at masasagutan niyo na ng tama ang salitang pamilang. Mga bata, pwede kayong magpaturo sa inyong mga magulang sa prosesong ito. Paalala mga magulang, gabayan ang inyong mga anak sa paggawa ng gawain. Tulungan ang mga anak ninyo sa proseso ng pagbabawas ng bilang gamit ang kanilang mga daliri sa kamay o kaya pwede kayong gumamit ng mga popsicle sticks upang maintindihan ng mga anak ninyo ang proseso ng pagbabawas ng bilang at masasagutan nila ang gawain namin ngayon ng tama. Mga bata, laging isa puso't isa isip ang lahat ng inyong natutunan. Gamitin lamang ito sa maayos at mabuting paraan. Hanggang sa muli, paalam muli mga bata, paalam!